Yung issue ng AstraZeneca, magkakaroon ka daw ng sakit sa spinal cord, tapos magkakaroon ka daw ng HIV. Pero ang maganda niyan, kapag ka-vaccinated ka na, makakapag-travel ka na kasama ng mga kaibigan mo. Hi guys, good morning! Nandito pala tayo ngayon sa Intercontinental Hotel. Sa mga next na video, i-explain ko siya kung bakit tayo nandito. Okay, para sa video na to, gagawin natin yung most requested na video, which is yung AstraZeneca Oxford vaccine. Alright, kung paano siya gumagana. Kung bago ka sa channel na to, gumawa din pala ako ng mRNA vaccine video para dun sa Pfizer, BioNTech, and Moderna. Pero bago yan, intro muna tayo, tapos papakita ko sa inyo yung mga possible questions sa mga netizen para sa AstraZeneca Oxford vaccine. Let's go! So ayun na lahat ng question na naiisip ko na magiging possible questions ng mga netizen, okay? And then bago yan, syempre gusto ko lang muna sabihin na hindi ako doktor, pero mahalaga rin na malaman mo yung mga ganitong bagay kung ano ba yung itutusok nila sa'yo. Tapos lahat ng information ko, link down below, first hand pa rin yan, galing siya mismo dun sa AstraZeneca website, nakapublic naman lahat ng data nila tungkol dun sa vaccine. Tapos yung second naman is galing kay Professor Andrew Pollard, which is yung director ng Oxford Vaccine Group. Tapos yung pangatlo naman, galing siya ng CDC at WHO. Tapos yung pang-apat naman, syempre galing pa rin yan kay Dr. Karati at kay Dr. Fauci. Sila yung mga top immunologists or infectious disease. Yung bago ko sabihin yung information about dun sa AstraZeneca vaccine, gusto ko muna i-explain ng mabilis lang kung paano ina-atake ng SARS-CoV-2 or mas kilala sa tawag na COVID-19 yung cells natin. Alright, kung paano sila nakakapagparami. Para maintindihan nyo kung paano gumagana yung AstraZeneca vaccine. So yung COVID-19, kilala siya dahil dun sa spike protein niya. Okay, so yung spike protein niya, nagbabind siya dun sa ACE2 receptors ng cells natin. Once na magkadikit na yan, matik makakapasok na yung COVID-19 dun sa cells natin. Tapos, dun na siya makakapag-produce ng maraming katulad niya. Kumbaga, yung spike protein lang sapat na para makapasok siya dun sa cells natin. And sa loob ng cell natin, meron tayong nucleus. Tapos sa loob ng nucleus, nandun sa loob yung DNA. Tapos yung pinaka-importanting words para sa video na to, number one, DNA. Double-stranded molecule. Tapos yung pangalawang word naman is RNA. Single-stranded molecule. Nasa labas naman siya ng nucleus. Okay, so pareha sila nasa loob ng cells natin. Ang pinagkaiba nga lang, yung RNA nasa labas ng nucleus, yung DNA nasa loob. Tapos yung DNA at saka RNA, meron silang genetic codes. Alright, pwede nila yung i-modify or kontrolin. Kumbaga sa jowa mo, yun, controlling, parang ganun. Mali. Oh, sorry na. Pasensya dito na ako. Pasensya ka na. AstraZeneca and Oxford, gusto ko lang sabihin na magkaiba sila, nag-collaboration lang sila katulad ng Pfizer at saka BioNTech. Tapos kung maalala nyo din, yung Pfizer, gumagamit sila nung lipid nanoparticles or combination ng fats, salt, and water para makapasok yung mRNA sa loob ng katawan natin. Pero itong AstraZeneca naman, gumagamit sila ng adenovirus. Kaya yung adenovirus guys, common colds yan. Ang pwede mo makuha dyan is saktong lagnat lang talaga, sipon, tapos pahinga ka lang, lugaw, yan, okay ka na dyan. Tapos kung ang tanong nyo naman, kuya, kaninong adenovirus yan galing? Ang sagot ay kay Gohan, yung anak ni Goku. Hindi, joke lang. Ang adenovirus galing siya ng chimpanzee. Okay, bakit siya doon galing? Kasi guys, kapag gumamit sila ng human adenovirus, kilala na siya agad ng cells natin. Kumbaga, pag tinurok yan sa'yo, maglalabasan agad yung immunity cells mo, madedestroy agad yun. Kasi kilala na siya agad ng immunity cells natin. So, kumbaga, hindi na siya makakapasok agad sa cells. Kumbaga, yung human adenovirus, para siya yung ex mo. Okay, yung sinaktan ka na, inutangan, lahat-lahat, niloko,
kumakatok sa pinto, gusto makapagbalikan, parang ganun. And so sobrang rupok mo, tatanggapin mo pa rin siya. Mali. Kaya sila gumamit ng chimpanzee adenovirus kasi hindi pa siya kilala nung katawan natin at makakapasok siya dun sa cells natin. Alright, kumbaga may bagong nanliligaw sa'yo. Pogi, parang ganun. Hindi mo kilala, pasok! Pogi eh. Sorry na ha. Pasensya ka na lang ako. Pasensya ka na. Tapos kung ang tanong nyo naman, okay kuya, gets na namin yung adenovirus. Pero bakit siya sa chimpanzee kinuha, hindi na lang sa gagamba, sa rabbit, mga ganon. Okay, actually matagal na silang gumagamit niyan kasi hindi talaga kilala ng katawan natin yung chimpanzee adenovirus. Tapos yung nakikita nyo na luma na pangalan ng AstraZeneca Oxford vaccine, which is yung CHADOX1. So i-breakdown natin siya ngayon. Yung CH, ang ibig sabihin niyan, yan yung chimpanzee, yung AD, yung adenovirus, tapos yung OX, yun yung Oxford. Tapos yung number 1, yun yung vaccine number 1 for nCoV or COVID-19. Yan, bago ko sabihin yung concept or kung paano gumagana yung AstraZeneca vaccine, isasabihin ko muna sa inyo yung mga issues na nalink sa kanya. So 5 months ago, meron isang phase 3 trial. Merong isang pasyente na nagkaroon ng transverse myelitis. Ibig sabihin, sakit siya sa spinal cord. Namamaga, okay? That's 1 out of 30,000 participants. Tapos yung isa naman, yung issue noon, sabi sa news, since may part ng chimpanzee na kasama, magkakaroon ka ng AIDS. So dun pa lang medyo okay na kasi AIDS agad, hindi pa pwedeng HIV muna. Para dun sa mga hindi masyadong pamilyar, HIV muna tapos bago AIDS. Yung AIDS yung final stage ng HIV. Alright? Tapos, after review, ang sabi ng mga scientists or specialists, Mars, hindi yan sa amin. Not related, incorrect. Escape na tayo, Mars. And so, sa madaling salita, hindi siya related dun sa AstraZeneca Oxford vaccine. So, gawa siya sa dalawang combined na DNA. Yun yung DNA ng adenovirus at DNA ng spike protein ng COVID-19. Sinabi ko kanina na spike lang sapat na para makapasok yung COVID-19 sa cell natin. So yung DNA ng adenovirus, genetically engineered na siya or modified. Ang ginawa nila, inalis nila yung part ng genes ng DNA na may kakayahang magparami. Okay? Para hindi na siya dumami sa loob ng cells natin. Kumbaga, pinahina na siya. Kung familiar kayo kay Naruto, di ba may code siya dun sa kamay niya para dumami. So yun yung inalis nila. Imagine nyo na lang tinanggalan ng kamay si Naruto. So hindi na siya makakapagparami. Parang ganun. Ang pinilit nila doon is yung DNA ng spike protein ng SARS-CoV-2 or yung COVID-19 spike. So ang mangyayari niyan, yung chimpanzee, yun yung grab driver. Tapos yung spike protein ng COVID-19, yun yung pagkain. So once na may injectionan ka na, diretso na yung DNA sa loob ng nucleus mo. Kasi andun yung DNA mo, tapos magiging RNA siya or messenger RNA. Ang tawag ng mga scientists doon, transcribe or subscribe, parang ganun. Hindi, joke lang. Baka naman. Sorry na ha. Pasensya ka na ako. Pasensya ka na. So after niya maging mRNA, dadaan siya sa ribosomes. Ito naman yung machinery ng cell mo para makapag-produce na siya nung spike protein na katulad nung sa COVID-19. Kung isisimplify mo siya, kumbaga yung laman ng vector, which is yung order taker, na dun sa loob yung order ng customer. Tapos yung DNA mo naman, siya yung chef kasi siya yung may hawak ng recipe. Tapos iaabot niya sa mRNA, which is yung cook. Tapos yung ribosomes, siya naman yung cooking equipments. Again guys, yung final product niya is yung COVID-19 spike protein. Yun lang, okay? Yung spike protein na yun, wala siyang dating, okay? Yun lang talaga yung key niya para makapasok dun sa cells natin. Ang magdating talaga is yung mismong bilog. Ngayon, example, nasa labas na yung spike protein, palutang-lutang, matitriggered na ngayon yung mga immune response mo or yung importanteng cells mo, which is yung B cells at T cells. So, ma-activate na yung immune response mo, magpuproduce na sila ng antibodies na panlaban dun sa spike protein. Kapag dinikita na ng antibodies yung spike protein, matik, deads na agad yung spike. Tapos, ma-activate din yung memory cell mo para kung sakaling dumating yung mga tunay na COVID-19 virus, hindi na makakapasok yung COVID-19 sa cells mo. Alam na kasi ng memory cells mo yung gagawin nila. Lafang. Ang
Sagot ng AstraZeneca, hindi. Okay, may word sila doon, ang tawag nila, it will not incorporate. Alright, ibig sabihin din yan, hindi ma-alter, hindi mababago yung DNA mo. So, hindi ang katulad dun sa Dragon Ball na kay Gohan, okay, na magiging ape. Kung bakit siya mabilis, actually, nasagot ko na siya dito pero mag-add na lang ako ng konti dyan. Actually, kasi pare-parehas naman sila ng sagot. Kung familiar kayo sa word na plug and play. Ganito yan guys, 2003 pa lang, nag-aaral na sila ng SARS-CoV-1. Tapos, 2012, MERS-CoV. Okay, so ibig sabihin, familiar na sila dun sa mga sequence ng COVID-19 or yung genes ng virus. So ibig sabihin, alam na nila agad yung gagawin nila. Kumbaga sa game, kung naglalaro ka dati ng Dota 1, tapos biglang may Dota 2, yun, parang alam mo na siya agad laruin. Tapos kung ang tanong niyo naman, kuya, meron bang vaccine dun sa SARS-CoV-1 at saka MERS-CoV? Ang sagot ay, dapat meron. Kaso nga lang, bigla na lang nawala yung virus, tapos hindi na sila sinuportahan ng mga mayayaman na company or individual. Pero kasi itong SARS-CoV-2 or COVID-19, medyo iba siya. Medyo matindi. Actually, hindi. Matinding matindi talaga. As of the moment, today, 104 million na yung tinamaan ng COVID-19. Tapos 2.3 million na yung natatagi. Kaya naka-full support yung mga mayayaman talaga at mga mayayaman na individual. Companies, governments, and non-government organizations were all saying, okay, invest the $1 billion up front. You know, and sure, we may lose that money, but if it works, we'll have a vaccine, you know, a year faster. That's just a problem money can solve. You could just be losing that money in the end, but you're not taking any shortcuts. You're just starting the process a lot earlier than you would. And then yung manikita nyo sa news na dapat talaga 5 to 10 years ginagawa yung vaccine, kasi nilalagay pa siya sa itlog para mag-grow yung virus, para mailagay sa vaccine. Pero dahil sa technology ngayon at pera, napaikli nila yung time frame. Na walang shortcut. Yung mga scientists guys, hindi naman sila gumagawa ng vaccine para sabihin sa atin na, oy, tapos na yung vaccine. Gumagawa sila ng vaccine para i-prove sa atin na, number one, safe yung vaccine, tapos second, effective yung vaccine. We're scientists, our job is not to prove the vaccines work, but to find out whether they work and whether they're safe. Yung side effects guys, again, normal lang siya. Meron tawag sa kanya. Ang tawag sa kanya, reactogenicity. Okay, ang ibig sabihin yan, ginagawa ng immune system mo yung dapat niyang gawin. Tapos again, kung hindi mo kaya yung pain, pwede ka uminom ng gamot. Pero dapat after 6 hours pa. Yun yung mga sabi ng mga experts, okay? Para hindi maapektuhan yung vaccine. Tapos bawal ka rin uminom ng alak. 2 to 3 days pa yung iintayin mo bago ka makainom ulit ng alak, okay? Baka mamaya mag-celebrate ka, dumayo ka pa ng 2 to 8, no? Mapainom ka dyan. So bawal muna, 2 to 3 days siya. And then again, totoong gamot yung iinumin, okay? Hindi repolyo. Tapos para naman dun sa adverse effect, ang ibig sabihin niyan, ito yung mga pangyayari na hindi mo inaasahan after mo makuha yung vaccine. Kasi baka mamaya meron kang allergy, tapos it's best pa rin na magpakonsulta sa doktor. Dun sa AstraZeneca, yung data nila, yung adverse effect nila, dalawa lang yung case nila, okay? Per WHO. Emergency use authorization at long-term side effects. And gusto ko lang sabihin na nakapaloob na dito kung bakit nag-issue yung FDA ng emergency use authorization sa AstraZeneca at sa mga susunod pang vaccines. Kahit na wala pang evidence para dun sa long-term side effects. Kapag yung gamot nakapag-provide ng safety data na ibig sabihin walang masyadong nasaktan sa loob ng 2 buwan, pasok na yon sa long-term side effects at safetiness ng vaccine. Tapos per Dr. Fauci, which is yung top leading infectious disease, any vaccine that has 90% efficacy rate, it's extraordinary. Sa gaming world, ang ibig sabihin niyan, imba. Para sa matches mo sa kapitbahay, ang ibig sabihin niyan, ibang level Mars. Ang sabi ng AstraZeneca, hindi sila tutubo, okay? Walang profit na magaganap. Tax lang, okay na. Presyo ng vaccine, $5. Kapag kinumpute mo yan sa pesos, 250 pesos per shot. Since dalawang shot yan, $10. Yung nakita nyo sa news na 610 pesos, kasama na kasi doon yung shipping and handling.
So meron tayong tatlong bagong variant ngayon para sa COVID-19. Yung una is yung UK strain B117, tapos yung second, South Africa strain, which is yung B1351, tapos yung Brazil strain, which is yung B1. Tapos meron tayong tatlong vaccine na approved na for emergency use authorization, which is yung Pfizer, Moderna, at AstraZeneca. So unahin na natin yung Pfizer para dun sa B117. Yung initial statement nila, ang sagot nila ay yes. Kasi scientifically daw, 1% lang yung nabago dun sa virus. Because even though this new variant has multiple mutations, only 1% of this protein is changed. Yeah, that means 99% is still the same. The vaccines will still work, but we will get the results in 2 weeks and then we can be sure. Yan ang sinabi ko doon, maglalabas sila ng another statement next week. So ito na yon, actually last week pa yon. So yes ang sagot nila with data. Tapos sa B1351 naman, ang initial statement nila is yes, pero study pa rin. And then para sa Moderna, ang initial statement nila is yes, pero study, pero baka mag-require sila ng extra booster or extra shot, kumbaga. And then para dun sa B1351, ang initial statement nila, yes, pero study, pero less effective. And then baka mag-require din sila ng additional booster. Tapos ang sagot ng AstraZeneca para sa B117, actually wala pa silang sagot na concrete. Ang sabi nila, babalik sila in 2 weeks. Okay, so intayin na lang natin siya. Tapos para naman sa B1351, less effective, tapos they might develop a new vaccine by autumn, which is September. Tapos ang sagot naman ng tatlong vaccine na yon para dun sa P1 strain, ang sagot nila, actually wala. Wala pala silang sagot kasi nga, bago pa lang yung variant na yon, na-discover lang siya nung January 13. Pero ang point ko dito, kahit na meron pang tatlong bago lumabas na kalaban, protected ka na. Kahit isa lang yung Infinity Stones mo na katulad ng kay Thanos, yung Power Stones naman yon, yung kulay purple, kahit si Captain Marvel pa yan, talsik yan. Tapos comment kayo sa baba kung gusto nyo i-vlog din natin yung Sinovac. Kaso nga lang baka mabash tayo dun kasi incomplete talaga yung website nila. Kulang ko lang yung information nila. Lahat galing sa news. Alright? Unlike dun sa Pfizer, Moderna, AstraZeneca, lahat ng information nila nasa website available para sa public. Tapos, tinagalog ko lang. Gusto ko lang din nilawin guys na hindi ako tumitingin kung sino man yung gumawa ng vaccine. Okay? Ang mahalaga is merong data. Shoot na yun, basta may data. Mas mahalaga yung data kaysa sa media. Okay? Lagi tayo magpa-fact check. May ilang nagdadalawang isip pa rin hangga't hindi nila maipaliwanag ng husto kung paano ginawa ang COVID-19 vaccine. Hindi pa rin ako magpabakuna kasi marami na akong naririnig dyan eh. Hindi po ako sure eh. Pababakuna pero second batch na. I do have that much confidence with our government. Hindi naman nila pipiliin na unahin ang mga frontliners if they have any doubt with the vaccine. Katunayan, nakumpleto na ni Pope Francis at Pope Emeritus Benedict XVI ang dalawang dose ng bakuna sa COVID. Number one, for your own safety, yes, and for the safety of others. Para hindi, kasi mga iba, okay naman ako, Father. Yeah, okay ka, pero bakit maging carrier ka naman? Diba? You're thinking of yourself. How about others? And then para naman dun sa mga head scratcher, skeptical, nagdadalawang isip, it's best pa rin na magpatulong dun sa doktor nyo or magpakonsulta kung pwede ba sa inyo yung vaccine. And then share ko lang din guys, yung hospital dito ngayon sa US, jam-pack na talaga siya. Ang nangyayari ngayon, wala, labas-pasok na lang yung mga patient. Kapag hindi ka nag-survive dun sa COVID-19, sorry, thank you. Next. Ang sabi ng mga expert, vaccine na lang talaga yung makakasolve ng problema natin ngayon. At dapat maabot yung herd immunity. Kung gusto nyo matapos to, get vaccinated. And para sa inyo din yan at para sa mga taong nakapaligid sa'yo. Tapos meron pala akong favor guys, itong video na to, may kita nyo rin siya sa Jigs Narciso fanpage. Alright, so pwede kayong mag-tag doon ng kaibigan nyo or i-share yung video. Okay? So masayang-masaya na ako doon. Kahit hindi na kayo mag-subscribe. Okay, so yun lang guys. Maraming salamat sa panonood. If you like this video, please give it a thumbs up. Comment down below. I'll see you in the next one. I'm out of here.